Hello, hello. Magandang araw po sa inyong lahat. This is the part 2 po ng ating series po ng ating total lockdown. I think the last time na nag-post ako, it was a week ago, no? At ito ang I think 14th day ng total lockdown. At hirap. Pero kailangan maging masaya, kailangan maging maganda ang pananaw, no? Kailangan maging positibo pa rin, no? Maraming mga nangyari, no? Maraming mga kaganapan, maraming kapila, maraming angal, negatibo, positibo din naman, pero mas marami po ang negatibong bagay na natatanggap po namin bukol po sa ganitong sitwasyon ng ating kalagayan dahil po sa NCOV o sa COVID-19 po. Totoo na nagpalabas po ng tatlong open letter through Facebook ang ating mahal na chairman, Dantes Valencia. Maaari siguro kasi nakita niya na ito, no? Na mangyayari, no? At isipin mo nga naman po, no? Walang trabaho, walang pagkakakitaan ng tao, mag-i-stay lang sa bahay, pero wala namang ayuda galing sa mga local authorities. Although sinasabi po ng national government na may mga ipinalabas ng pondo, especially ang mga tinatawag na calamity fund, which is pagka nagkaroon ng state of calamity, automatic po yan eh. Yala, nagtataka lang rin kami kahit dito po sa aming lugar ay napakahirap pong i-reach out lalo ngayon ng mga lokal na gobyerno po, dito sa Karatig, Maynila, dahil kami po ay nandiyan dito sa Bulacan. Personal experiences ko, na po, well, mahirap, no? Especially bilang pangulo ng aming sambahayan, bilang ama. Hindi naman po pwedeng hihiga ka na lang, hihilata, at alam mo na, hindi po pwede kasi meron tayong 5 anak, no? Meron tayong pinapadede, 2 na maliit. Although yung 3 binata ko, hindi masyadong problema dahil kahit anong hihain mo dyan, kakainin yan, basta makakain, yun ang importante. Pero yung 2 maliit ko, hindi uubra. No? Kaya noong nakaraan, ay tinalakay ko po yung ukol po doon sa ating sitwasyon, no? Yung mga implikasyon. At eto na, nararanasan na po natin. Kaya mahirap. Pero kailangan po nating magpakatatag. At ang totoo niyan, hindi lang naman po Pilipinas ang dinapuan. Kundi ito po ay pambuong mundo. Sabi nga ay global pandemic. No po? Dahil pangkalahatan po ito. At ang totoo niyan, ang bansang Italia, ang kanilang prime minister na po ay sumurrender sa sitwasyon ng kanilang kalagayan, no? At walang magawa, pero masasabi mo, yan ay isa sa mayamang bansa. Pero kung ano man po yung lalim nito, malalim po ito. Hindi po ito basta-basta pandemic lang. This is a worldwide scheme and disasters na medyo sa totoo lang napakahirap. At sabi nga nung anak ko kanina, panganay, at ganun pa for the last 3 days, 400 lang ngayon, 700 na eh, kasi una dumating na yung mga test kits natin na galing ng China, na donated ng China, ng People's Republic of China. At ang totoo niyan eh, marami nang nangangamatay. Meron akong isang nakita kagabi sa social media, sa Facebook, patay na yung
kapatid ng isang artista, no, ni Ruby Rodriguez, si Dr. Agatchaliad. And then the other thing, the other one is he is also a character actor. I forgot his name, pero may balba siya, no, may bigote, no, minsan na gumaganap siyang mga tatay, ganun, lolo, patay na rin siya, I forgot his name, but anyway, ibig sabihin ito walang pinipili, no? Even nakakatawa, natatawa ako kasi si Coco Pimentel nagmisto lang walang kokote. Isipin mo eh, saan ka makakita? Senador ka, di ba? Tatwiran niya, hindi niya daw alam. Pwede ba naman, oo, hindi mo alam, pero dapat naging cautious ka. Dinamay mo sino-sino yung mga dinamay mo doon, di ba? Kulang sa kokote. No? Kulang. Pero sinabing walang kokote, pero kulang sa kokote. So, yun ang sitwasyon. Prince Charles, di ba? Hindi nakaligtas. Prince Andrew, no, ng Britain. O sino ba yan? Yan yung asawa, si Prince Andrew, I think parang siya yung asawa ng reyna ng Inglaterra, no? At kung mapapansin natin, karamihan ng mga tinitira nito, puro mga nasa magagandang estado ng bansa. Ang sinin niyo. Pero ano bang sitwasyon niya? Medyo iba at kakaiba. Ano po? Kaya nga tinawag na pandemic. No? Pero sabi ko nga sa inyo, katulad ng mga nakaraan na tinalakay natin, ako ay hindi lubos na naniniwala na ito ay isang natural calamity, kundi this is a magaling yung gumawa nito. Magaling, napakagaling. Nakakabilib. Hindi naman po kasi ordinaryo yung naging sitwasyon. At napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon ngayon. Pero ang lunas lahat ng kabalisahan na yan, kung napanalangin sa Diyos, yung pagtitiwala. At hindi naman po pwedeng yan ay hindi matapos. Lamang, aaminin natin yung katotohanan na talagang yan ay hindi mapipigilan. No? Maraming pwedeng umagri sa akin sa bagay na yan. At yung mga pagkakataon na yan, ang sitwasyon, kailangan pagdaanan talaga. I think there is a cleansing that is going on right now, no? Yun po yung pagkakain ko. Pero ganun pa man, kailangan maging positibo ang maging pananaw po ng bawat isa sa atin. Hindi yung kung ano-ano yung mga fake news na pinaniniwalaan natin na lumabas lang sa social media, may gamot na ganito na agad. Misto lang saging, misto lang ano pa. Iba-iba eh. Alam nyo, kahit anong saksak mo ng gamot dyan, pag talagang matitigo ka eh. Diba? Pero, kung dapat noon pa man, naging maingat na tayo, hindi mangyayari. No? Especially in my case, ako po ay isang type 2 diabetic. Hindi ko po pwedeng hindi ingatan ang sarili ko dahil isa, pangalawa ako sa mga pwedeng maging biktima niyang COVID-19. Kaya nga, although ako po ang may pass, no? By the way, I have my quarantine pass. Teka po, pakikita ko sa inyo. Yan, I have a quarantine pass, no? Ako na po ang gumawa nito. Meron na rin kaming stub, no? Salamat sa aming mayor. Binigay kanina yung stub namin. Ako na rin ang gumawa nito. Itong idealist, no? By the way, this is my business, ha? Huh? Mga idealists po. Yan ang negosyo ko. Yung mga gustong magpagawa ng idealists. Pwede po tayo nga. Of course, eto. Tama yan. T-shirts. Tama yan. So, ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin po niyan, talagang napakahirap ng sitwasyon. Ito, may oras sa pamamalengke. May oras. Para tayong nagmisto lang martial law, eh, no? Pero ako sa akin, okay din yun. Maganda rin at nadidisiplina ang tao. Para yung mga walang disiplina, matuto ng disiplina. No? Matutong sumunod sa inatakdang disiplina. Pero,
ano ba ang ano po ba ang talagang inaano natin dito? Ano sa sitwasyon po natin, napakahirap. Pero ano po ba ang ginawa ko nitong mga nakaraang araw? Papakita ko po sa inyo. So, ito. Ito po ang naging project namin mag-asawa. Yan. So, yung mga batong nakatambak, inayos po namin yan. Inayos namin hanggang dyan. Yan. Isa po yan. Ano pa po? Ito. Ito. Yan. Tapos yun, yung upuan na yan. Pati yun. No? Naglinis kami. So, ano pang mga ginawa ko? Yun. Yun, nasa taas na yun. Yung mangga. Yan po, mga ginawa ko. Tapos, yung pong garden naming maliit dito, pinaganda ko. Yan. Okay. Ano pa? Well, eto. Nag-cultivate ako ng lupa. Preparation for much worse scenario that will happen. No? So, naglipat ako ng bell pepper. Yan, yung bell pepper natin. Bell pepper. Naglipat ako. Pinaganda ko yung mga halaman natin dito. So, yan. Then, ginawa ko para just in case na magkaroon ng mga senaryo na kung saan. Daming langgam. Okay. Yan. Kamyas. Nagpatuyo na ako ng kamyas. Yan. So, yan ang mga ginawa natin. So, yan. Gumawa rin ako ng plant box. Yan po. Yan yung plant box. Kanina ko lang po ginawa. Yan. No? Kanina pa lang po. So, yun po yung mga ginawa natin. Gumawa tayo ng mga positibong inisyatibo na po pwedeng gawin para po hindi po tayo nagkakaroon ng mga negatibong kaisipan. No? Ibig sabihin, progresibo po tayo. Dapat mas maging progresibo tayo kasi unang-una, eh, buhay pa tayo eh. Diba? Ang totoo, meron pa po ako dun sa labas na isa pang project na ginawa rin. Hindi ko lang po naipakita, no? Pero, ibig sabihin po, maraming pwedeng gawin. Especially, kami, ako, mabawi ako sa pamilya ko. Dahil sa mga ilang taon o isang taon halos, higit kulang 2 taon, we spend our lives sa DCB Campi at maging dun sa una nating organization. So, ito yung pagbawi. So, there are some negative implications and there is a positive matters that attributes na sa sitwasyon natin ngayon. Ngayon, kung ang tatanungin naman sa akin, Sir, gusto na po ba yung biyaya? Well, ganun pa rin naman po. We are just still waiting for the quarantine or the monetizer. No? We're still waiting for it. At alam naman natin ang sitwasyon ngayon. Although, no, ako sa pagkakaintindi ko, mas malinaw na po kumpara sa mga nakaraan. Lamang, kailangan po natin maghintay. Diba? Mas maganda pong meron tayong hinihintay kaysa wala po tayong inaasahan. Diba? Kaya lang, minsan, ipunin natin mayaalis. Daming nagtatanong, maraming, syempre, alam naman natin, pero, ganun po talaga eh. Dumadaan po tayo sa isang proseso, no? Proseso na alam natin na pagdating sa dulo, mayroon tayong hinihintay, diba? Hinangad natin yan, di maghintay tayo, diba? Eh, ayan, Panginoon Diyos nga eh, pag nanalangin ka ba, ibibigay ba kagad sa'yo? Syempre, hindi, diba? Oh, maghihintay ka rin, diba? Pero hindi mo naman po pwedeng sisihin ng Diyos, diba? Parang ito lang yun, may proseso. Siguro mas maganda tignan muna natin yung sarili natin, diba? Naghihintay na lang kasi tayo. Tignan mo, baka may problema pa. Although alam naman natin na wala naman taong tatanggap sa sarili niya na siya ay masama. Pero hindi rin naman po pwede sa kalikasan na sabihin mong wala kang ginagawang masama. Siguro mas maganda limi-limiin mo, bulay-bulayin mo yung sarili mo pa, katulad nung ginagawa din po namin sa mga sarili namin, baka may mga malalalim pa kaming dapat ayusin sa sarili namin.
di po ba? Pero yung sisihin natin yung mga tao, kung sino man, para dyan sa biyaya na yan, wag naman po. Kasi hindi nyo rin naman alam kung ano yung pinagpagalan po namin upo dyan. Okay. Hindi ko po kayo sinisisi, wala po akong sinisisi. Pero naintindihan po namin na may mga nangako din sa inyo. Pero tandaan po natin, ako wala akong binitawang pangako. Date, wala rin akong binigyan date. No? Kami ay umaasa lang rin po sa sitwasyon na yan. Okay. Siguro sa mga ilang araw pa, panaka-naka po ay itatalakayin po natin yan. Okay. By the way, binabati ko po lahat ng mga international coordinators sa buong mundo. Sana po ay makikibalita po kami sa inyo. Please report to us na po. Kung po pwede po ay mag-report po kayo sa amin kung ano na pong kaganapan nyo dyan at sitwasyon na po, para po malaman po namin kung ano po ang pwede naming maibigay na pagpapahatid ng pagpapayo, no? Kasi biyaya, pare-parehas tayong halos lockdown, so alam nyo naman yung sitwasyon. Maging yung mga sector coordinators po natin at namamalagi po yung ating organization na patuloy na nag-aantabay at umikilos. Binabati ko po lahat ng mga nag-birthday, no? Si Tita Delia Agustin, belated happy birthday, mami, no po. Binabati ko po ang IC ng New York, no? Si Mami Florentina de la Cruz at ang kanyang pamilya, no? At binabati ko rin ang kanyang kapatid, no? Ako, kami lubos na nakikirami sa iyo, Kuya Max, no? Sa pinagdaanan mo sa iyong anak. At maging yung iba pang mga kasama natin na hanggang ngayon ay total lockdown sa iba't ibang panig ng bansa, no po? Maging sa ibang bansa. At yung isa po nating IC sa Switzerland, si Ma'am Venus, hindi ko po alam kung nakauwi na. Pero ako, pagkakaintindi ko, mukhang hindi pa po siya makakauwi ng bansa kung saan doon po siya naghahanap buhay, sa Switzerland. So, at maging si Ate Cathy ng California, no, binabati ko po si Ate Cathy Soria, si Kuya Carlos, no po, si Ma'am Mira Hanskins, at who else? Of course, yung hindi nagmamaliw na laging bumabati sa akin na si Ate Belle at ang kanyang kapatid na si Ate Jane. At sana ay maayos kayo dyan, no? Sa Hong Kong at malayo sa anumang pagkakasakit, no? Namimiss ko na kayo, hindi ko na kayo masyadong nakakausap. So sana keep in touch. And of course, binabati ko lahat ng mga national officers at ang ating butihing chairman, Dante C. Valencia, na sana ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa COVID-19, no? At sana ay kung sino po yung hindi pa nakakapag-subscribe, by the way, no? Please subscribe and hit the notification bell, button bell, no po, dyan sa ilalim. At paki-like na rin po at paki-share po natin sa Facebook ang ating channel. So with that, sana po ay lahat tayo ay maayos at malayo sa pagkakasakit. At ingat po mga kampiyans, mga DCB kampiyans sa buong mundo. Pagpalang araw po at God bless po sa inyong lahat.